Ayan, magandang hapon po mga ka-agri. Tayo po ay magluluto po ngayon ng ating tinatawag na inabraw na papaya po mga ka-agri. Ayan, mga ingredient po natin ay luya. May onti po tayong kamatis kasi po medyo mahal po ang kamatis po, no? Papaya, okra, tapos po yung kulitis na ligaw na nakuha po natin sa bukid. At di po mawawala po yung bagoong. Yan po ang magpapasarap sa inabraw po natin mga ka-agri. At yung inihaw po natin, yung pinirito po nating isda na tilapia po, no? Yan po ang magpapasarap sa ating inabraw na papaya. Ayan mga ka-agri. Ito pong mga ingredient po natin ay nakuha lang po natin sa tabing bahay. Kaya po ito ay organic po, no? Wala pong halong chemical. Kaya mas masarap po ito lutuin sa ngayon, ano? Ito po ang magiging hapunan natin mga ka-agri. Ayan. Una po sa lahat, tayo po ay magsisindi po ng ating kalan mga ka-agri, no? Ayan. Tayo po ay magluluto ngayon ng rekta, no? Nagpakulo po tayo ng tubig mga ka-agri. At ilalagay na po natin yung sibuyas saka luya po, no? Para po mapamantika po natin yung onting kamatis na ilalagay po natin. Ayan. Kapag kakumulo naman po yung tubig, ilalagay na po natin yung papaya po, no? Ito pong inabraw, madali lang po itong lutuin. 15 to 20 minutes po, no? Makakapagluto na po tayo ng hapunan po natin. Ayan. Ayan po, mga ka-agri, no? Ayan. Simple lang po magluto po ng inabraw. At yan po ay isishare ko po sa inyo ngayong hapong po ito. Ayan. Dahil po kumukulo na po yung ating tubig na pinakulaan po natin, no? Na may kamatis at luya po, no? Once po na lumasa po yung luya at medyo malusak po yung kamatis, isusunod na po natin yung ating papaya po mga ka-agri. Ayan, yung papaya po natin, ano? Madali lang po magluto ng inabraw mga ka-agri. 15 to 20 minutes po, no? Kakaluto na tayo ng ating hapunan. Ayan, pwede na po natin ilagay yung papaya mga ka-agri. Kasi once po na medyo lumambot po yan, ayan, napakulo lang po tayo ng onte, no? Pwede na po natin ilagay yung bagoong. Itansyayin lang po natin yung nararapat na lasa dun sa ating inabraw po, no? Mga ka-agri. Ayan. Rekta na po ako magluto mga ka-agri, no? Ayan. Kaya po naglagay po tayo ng luya kasi po para po maalis po yung lansa po ng ating isda po, no? Makapagbigay din po ng magandang lasa dun sa inabraw po natin. Ayan. Maglagay lang po tayo onting asin. Ayan. Ngayon, ilagay po natin, isunod po natin yung onting bichin po, no? Para lumasa naman po ng onti ating inabraw. Ayan, napaagri. Ayan. Tikman po natin kung ano po ang lasa po, no? Kasi mas maganda po magluluto tayo, medyo matabang lang po, no? Para makontrol po natin yung lasa at hindi po umalat. Ayan, pwede na po ilasa na yan, ano? Tayo na lang po mag-a-additional kung kakain na po tayo mamaya, mga ka-agri, ano? Ayan. Habang nagpapalambot po tayo ng papaya at kumukulo po yung ating niluluto, pwede na po natin ilagay yung ulo ng tilapia. Ayan, mga ka-agri, no? Tapos po, syempre, yung pinagprituhan po ng ating isda, pwede na po natin i-add doon po, no? Kasi may lasa rin po ito na ibibigay ang mantika. Ayan. Ngayon, medyo malambot na po yung, pag malambot na po yung papaya, pwede na po tayo mag-add ng okra po mga ka-agri, no? Para medyo lumambot po yung okra. Kapag nagluluto po ako ng inabraw, yung mga kulitis po, no? Half cook lang po ako magluto niya kasi mas masarap po yung medyo malutong po yung kulitis. Makapagbigay po siya ng mas masarap na lasa po, no? Kaysa po yung lutong-luto. Mas maganda po half cook. Ayan. Ayan, pwede na po natin ilagay okra mga ka-agri. Ayan. Madali lang naman pong lutuin ang inabraw po, no? Ayan, marami na po tayo kung kuan po ito, mga 5 to 6 person po, no? Makakain po rin sa niluto natin.
yung hindi po maselan, na kumakain po ng gulay. Masarap na po yung lasa, mga kaagri. Nakapagbigay po ng masarap na lasa po yung ating piniritong isda sa kayo mantika niya po. Lagyan pa po natin ng unting bagoong. Unti lang po. Ayan, para medyo umalat-alat po ng unti, mga kaagri. Ayan. Hihintay na lang po nating takpan na lang po natin muna, mga kaagri, no? At hihintayin po natin siyang lumambot po yung papaya, saka po yung okra. Ilalagay na po natin itong kulitis po natin, ano? Mas masarap po yung kulitis na ligaw po, yung inaalisan po ng tinik, kasi mas malasa po yung kesa po dun sa kulitis na walang tinik po, no? Yung spinach na sinatawag na imported. Mas gusto ko po yung ganyang kulitis na ligaw, kahit po nahihirapan po tayong mag-alis po ng tinik, pero mas masalasa po yun at mas masarap po, no? Ayan, mga kaagri, halos onti na lang po, no? Maluluto na po natin yung ating inabraw na papaya po, no? Hindi naman po pala abot ng mga 15 to 20 minutes po, no? 10 to 15 lang po, tapos na po yung ating niluluto, mga kaagri. Ayan. Hintay na lang po natin matapos na lumambot yung ating papaya po, ano? Ayan, nakikita po natin na kumukulo na po yung ating rice cooker. Hintayin lang po natin na lumambot po yung papaya po, ano? Ayan, medyo matagal din po kasi siyang palambutan, kasi medyo matigas din po yung papaya. Kahit po medyo mura, kailangan po natin pakulaan po, ano? Ayan, mga kaagri. At mamaya-maya po, ilalagay na po natin yung kulitis. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, mga hindi po tayo masyadong lulutuin yung kulitis. Unti lang po, no? At i-half cook lang po natin yan. Basta po maluto na po yung papaya, ilalagay na po natin yung kulitis, mga kaagri. Ready na po tayong kumain ngayong hapunan po, mga kaagri, no? Nakapagluto naman na po tayo ng sinaing, kakain na lang po tayo, mga kaagri. Napakalasa po at masarap po yung ating inabraw na papaya po ngayong hapon. Ayan, mga kaagri, pahintay lang po tayong lumambot po ang papaya. Sandali lang po, maluluto na po yung ating inabraw na papaya na may kasama pong okra, kamatis, at yung ating pong masarap na kulitis, ligaw na kulitis na galing po sa bukid. Wala pong halong chemical po yan, wala pong spray-spray po, mga kaagri, no? Pusa lang pong tumubo yan sa mga kabukiran natin. Ayan. Kaya po natin kumulo po, mga kaagri, yung ating mapalambutan po yung papaya. Yung okra po, medyo malambot na po, no? Ayan, no? Masarap din naman po sa papaya yung hindi po overcook po, no? Medyo malutong-lutong po siyang kainin, mga kaagri. Ayan. Bibilang lang po tayo ng 30 seconds po, no? Pwede na po natin ilagay po yung ating kulitis at ready to hain na po ang ating gagawin. At ito po ay talo-talo na pagka kakain na po, mga kaagri, no? Iba po kasi ang gulay, mas masarap po, no? Ano, kung paminsan-minsan po, mas maganda po itong gulay kaysa po sa karne. Ayan. Huwag naman po tayo araw-araw nagkakarne. Ayan. Kilalaan din po natin yung mga native po natin ng mga gulay na nakikita lang din po dyan sa tabi-tabi. Ayan. Kaagri. Ayan. Pwede na po natin ilagay po yung kulitis, mga kaagri, ano? At medyo malambot na po yung ating papaya. Ayan. Okay, tingnan nyo po, oh. Punong-puno. Maapaw sa sarap ang kulitis. Ayan. Papa
lantahin lang po natin sa mainit na pagkulo po ng takpan po natin, na magbilang lang po tayo ng 30 seconds po, no? Luto na po yung ating kulitis na yan at pwede na po tayong kumain, mga ka-agri. Papakita ko po sa inyo mamaya pag naluto na po, no? Ayan, madali lang naman po kasing lutuin ang kulitis kasi malambot lang po siya, no? Ayan. Bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, ayan. 10 seconds. O, ayan, o. Medyo umimpis na po siya, mga kaagri, no? Ayan. Tayo lang po tayo ng mga onting minuto. Luto na po ang ating inabaraw na papaya na meron pong kulitis na ligaw at kamatis at okra at meron po tayong sinahog na isang hiwang tilapia na pinirito, mga kaagri. Sarap po. Ayan, mga kaagri. Ayan, oh. Ayan. Para po sa akin, pwede na po yan, yung kulitis na yan. Ayan. Ayan, pwede na po natin patayin po yung ating gasol. Kasi luto na po ang ating inabraw na papaya. Ayan, mga kaagri. Sarap. Ayan po. Ayan. Ayun po yung sahog po nating tilapia po, no? Ayan, masarap po itong gulay. Yun lamang po, ngayong hapon pong ito, tayo po ay nagluto po ng inabraw na papaya. Sana po patuloy nyo pong isubscribe ang aking YouTube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Ayun, ingat po tayo, mga kaagri. God bless po sa ating lahat. Magandang hapon po.